Hello guys, so ngayon mag-unbox tayo ng Broadway YX360 TRD Analog Multimeter. Kuha ko siya sa Lazada. Sabihin natin 395 lang siya sa Lazada guys. Kaya kung nangintay nyo, bilhin na. So ganito yung itura ng packaging nyo. Bubble wrap YX360 TRD. So may karton Broadway YX360 TRD one piece. So ganito ang itsura niya, no? Lalagay ko na lang yung link kung saan ko siya nabili. Tindahan. Sa loob, naka-bubble wrap pa siya. Medyo. So, dito na siya daw bubuksan. Open. Ano ba ito buksan? May manual siya sa loob. 360 TRD multi-time tester manual. Test probe. Strap. Tapos yung cover niya pwede nilagay sa likod. Build quality niya okay naman. Okay lang. Hindi siya nang sasara. Display niya. Analog display. So guys, test tayo ng continuity. Ito yung continuity niya. Yung may C, kulay pula. So, pag lumagpas, guys, adjust nyo lang. Tapat nyo sa guhit pa. Gamit ito. So, gumagana naman siya, guys. Gamit tayo ng wire. Piece of wires. Copper wire. Gana. Next, DC voltage. 10 lang. Test natin itong AAA battery, 1.5 volts. Wala siya sa guhit. My goodness.
Medyo saguhit guys. Tingnan natin, ikutin. Clockwise yung pagbaba guys. Dito dapat yung sa zero clockwise. Tingnan natin yung accuracy niya. Test tayo ng battery. DC voltage 1.5 volts AAA battery. So guys, wala siguro itong laman eh. Ngayon na. Ngayon naman battery ng cellphone 3.7 volts. Range 10 volts. Magpasya guys. Tingnan natin dito sa 10. Magpasya. Nasa 4.2 something. Okay, naka 3.7 volts lang tayo. Siguro hindi siya correct guys. Next, AC voltage naman tayo. So siguro doon yung nakatapat siya sa AC voltage, yung range. Dito muna tayo sa 1000. Na hindi pa nakakaalam, pag 1000 volts kaya nakaset dito, kaya titingin sa 10, sa display 10. Pag nadagdagan nyo lang ng 0, dalawang 0 sa 1 digit, isang 0 sa 2 digit. Sakto guys no. Nasa 200 20 ba to? 10, 20, 30, 40, 50. Sakto guys, 220. Galing ah. Kita nyo guys, nagpa-fluctuate siya no. Magalaw-galaw. Nagpa-fluctuate. Magkita nyo yung guhit dito. Fluctuation. So ilagay natin siya guys sa 250. So, pinakamalapit niya. Ito guys, parang nasa ano siya. So nasa ano siya guys, 224 something. So guys, hindi ko muna matetest tong kulay blue no. Resistance siguro to guys. Resistance siguro to. Ohms. Itong kulay blue sa taas. Hindi pa ako marunong yan. Tsaka yung DC ampere. Hindi pa ako marunong yan. Sabi dito guys, fuse daw siya no. Yun natin sa loob kung fuse nga.
Hindi naman sa pag mo ano na. No curious lang. Pero kalikot boys tayo. Ito yung sa likod niya guys. Ito yung diba kung gano'ng kalalaki yung resistor niya. Diba? Ito yung back cover niya. Wala. Wala naman. So meron yung piece guys. Tapos mga resistor niya. Malaki. Hindi ko alam guys kung saan dito yung diode at kung ano ba yung ginagawa ng diode. Yung battery niya guys. Double A. 1.5 volts. May buzz. Buzzer siguro yun guys. No? Siguro pwede rin yung lagyan. Kasi wala kang buzzer. Tapos guys, dito niya lagay yung strap niya. So katin pala natin yung test probe niya guys. No? Kung gano'ng kahaba. Gamit tayo ng tape measure. Inch. Yung nasa 27 inch siya guys. Diba maayos yung pagkakasukot yun guys. Estimate lang yun. So yun lang muna ang papakita ko sa inyo guys no. Kasi alam kung ano ba yung kayang gawin na ito. Ngayon na kasi nagkaroon ng dissenting multimeter. Ito ang brand nya, Broadway Unit YX360TRG. So hindi ko rin kung anong klase yan guys. Yung mga nakasulat dyan. Ito na lang, fuse and diode protection. Yung mga nakasulat dito ang feature, drop shock proof. Iba yung HFP na yan. Fused max 1000 volts. 27 inch test probe. So, masasabi ko lang dito guys, no. Sa accuracy, hindi siya ganun kaganda, no. Medyo sumasobre-sobre siya sa, ano natin, battery. Sa resistance, hindi ko alam guys. Pero kung pangabi nyo lang guys, pangkalikot, pwede na to guys. Tsaka guys yung pagkakabit ng pagkakabit niya sa cover yung cover sa likod i-day nyo lang para kumabit. Ayan lang guys no. Kita ulit tayo sa result na product review. Sana makabili pa tayo. So paalam.